Salamat sa pagdalaw. Ito ang HA Boxing TV. Ang top rank promotion big boss na si Bob Arum ay nagsabing meron ng lugar na nag-offer kung saan gaganapin ang laban ng Manny Pacquiao versus Terence Crawford. Ito ay sa labas ng United States. At sinabi niya na kung ito ay mangyayari, malalaman na sa linggong ito. Dahil pag-uusapan umano nila ang demand ni Manny Pacquiao na $40 million. Kung hindi ito mangyari, ito ay i-offer nila sa number one contender ng WBO na si Sean Porter. Ngunit malabo itong mangyari dahil tinanggihan na ni Porter ang offer ng top rank promotion na $2 million. Dahil ito daw ay insulto daw sa kanya ang napakaliit na offer ni Bob Arum. Kung sakaling gagamitin ni Arum si Porter para papalit ni Pacquiao, ito ay napakadelikado kay Crawford. Pwede siyang man-knockout ni Porter. Ang sabi ni Arum, mayroon ng isang lugar na nag-offer para sa pagdausan sa salpukan ni Pacquiao versus Crawford. Kung ito ay real offer at plansado na ang lahat, ay announce lang niya kung saan ang lugar. Ito ay malalaman lang sa linggong ito. Marami din sa mga hardcore boxing fans na gustong mapanood ang laban ng Crawford versus Porter at Crawford versus Errol Spence Jr. dahil pareho silang nasa kanilang kabataan at nasa kanilang prime. Ngayong linggo na malalaman kung anong bansa ang nag-offer sa laban ng Pacquiao versus Crawford. Marami ang umaasa na ito ay real offer, hindi sa lamang kiro lang. Ma-imagine mo may bansa na nag-offer na magbayad ng $50 million. Ito ay nasa 2 billion sa pera natin para lang mapanood ang laban ng Pacquiao versus Crawford. Na ang $40 million ay mapupunta kay Manny Pacquiao at ang $10 million ay mapupunta naman sa bata ni Bob Arum. Ganyan kasikat si Manny Pacquiao, tama lang si Pacman sa kanyang offer dahil hindi naman kumikita ng malaki ang mga laban ni Crawford. Malaking pabor pa nga ito sa kanya dahil tataas na ang kanyang bayad sa susunod niyang laban dahil sa demand na ito ni Pacman. Mas maganda pa i-offer ito para sa laban ng Pacquiao versus Errol Spence Jr. dahil ang dalawang ito ay mga pay-per-view fighters. Samantalang si Crawford ay napakaliit ng kita noong sinubukan niyang lumaban sa pay-per-view. Ito ang sabi ni Bob Arum, dalawang linggo lang ang nakalipas pinag-uusapan namin sa kampo ni Porter ang Crawford versus Porter fight. Tapos ngayon bigla lang may nag-offer para sa laban ng Pacquiao versus Crawford. Klaro naman na si Pacquiao ang pipiliin ni Terence kumpara sa kahit kanino man dahil mas malaki ang kanyang kikitain. Tingnan lang natin kung magkatotoo ito, malalaman lang sa linggong ito, dagdag pa ni Lolo Bob. Kung sakaling hindi mangyari ang Pacquiao versus Crawford fight, habang si Errol Spence Jr. ay ayaw labanan si Crawford, posible mangyari ang laban ng Crawford versus Porter basta taasan lang ni Lolo Bob ang $2 million na tinanggihan ni Porter. Ang laban ng Pacquiao versus Crawford ay dapat gaganapin sa lugar na pinapayagan na ang big crowd dahil siguradong uulanin ito ng mga manonood. Kung aasahan lang ang binta sa pay-per-view, ito ay mas kukunti lang kumpara sa nakarang laban ni Pacquiao kontra kay Keith Thurman. Ang style na laban ni Crawford ay hindi mabinta sa mga boxing fans katulad ni Keith Thurman na napakaganda ng marketing strategy bago nangyari ang totoong laban. Natanong naman si Bob Arum para sa laban ng Crawford versus Yordinis Ugas para sa unification fight. Ito naman ang sagot ni Bob Arum, sa totoo lang si Ugas ay pumunta sa bubble noong nakaraang gabi at walang nakakilala sa kanya. Hindi siya kilala ng mga tao, ang boxing ay isang business. Walang kwenta ang belt na hawak niya na kinuha niya na walang kahirap-hirap. Sa inyo namang komento at opinion, ilagay lang sa comment section, basahin ko yan isa't isa. Salamat sa inyong suporta sa mga kabayan kong Siman, OFW, boxing fans at mga Bisaya sa Visayas of Mindanao, channel Nato ni Bay. Huwag niyong kalimutang mag-iwan ng like at subscribe para lagi kang updated sa bago nating video.